It's ngernTV! Hello mga katropa! Ayos pa tayo dyan! Ito. Kamusta na kayo dyan? Ako, ayos lang ako rito sa San Diego. Nako mga katropa! Ito, hanggang ngayon, masakit pa rin ang braso ko. Hindi ko maigalaw ng maayos. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin nauumpisan ito. Oh, nandito pa rin ako sa stage na to. Kasi ang sakit ng braso ko ayoko namang abusuhin. Kasi baka mamaya hindi na gumaling to Pero eto, tingnan natin itong ating ano rito. Nag-uumpisa ng mag-violet yung iba, oh. Ayos. Meron na naman akong grapes. So, mga katropa, ito. Give me a few more days. At uumpisahan ko ulit itong Bangka project natin. Ooh, ang ganda ng aking mga yung cucumber. itong plot ko mga katropa, pagka summertime, talagang halos walang mabubuhay na halaman kasi sa init ng tindi ng araw. So, nag-iisip ako ng paraan. Palagay ko gusto kong ilipat tong plot na to . Ilipat ko, alisin ko. Tapos ano na lang ito, parang gagawin kong porch. 'Di ba mga katropa? Gagawing porch, aalisin tong plot, ililipat ko sa yung lugar na medyo mas merong shade. Okay. Okay, so nandito po tayo ngayon sa Enoch Calendar at ang nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo ay ang month 1 or first month ng kalendaryo ni Enoch. Year 6895 AM, Anno Mundi. Ang gagawin ko po rito na update ay itong tungkol dito sa Feast of First Fruits na originally nilagay ko dito sa 26th of the first month. Pero napag isip ko after long research na hindi pala ito ang Feast of First Fruits. So aalisin natin to kasi hindi 26 ang first fruit kundi 19 dito. Yan dito. Yung susunod na yan. So papalitan ko ito, tanggalin ko yung kulay. Please like and subscribe. So ito mali, hindi Feast of First Fruits to. Okay. So mga katropa no. Kaya ako pinapalitan to kasi nalaman ko na ang Feast of First Fruits pala ay related sa resurrection ng Messiah, the so-called Jesus Christ. Itong araw na to, ito ang Feast of First Fruits. So, ang 19 na araw sa unang buwan ng kalendaryo ni Enoch ay ang Feast of First Fruits. Pinaniniwalaan na si Yahusha, ang so-called Jesus Christ, ang tagapagligtas, ay ang first fruit ng sangkatauhan. Yun po ay dahil sa lahat ng mga tao na pinanganak dito sa mundo, si Yahusha po ang unang nabuhay na mag-uli. Resurrected siya. Una siya sa lahat ng tao na tinalo niya ang kamatayan.
So, yun po ang Feast of First Fruits. So, just to reiterate, mga katropa, no, ang Feast of First Fruits ay ang pagdiriwang ng resurrection ng ating tagapagligtas. Siya ang ating first fruit. So, ganoon pala mga katropa, no? Ang 19th day of the first month, actually, ang Pasko ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang susunod na topic. At ito po ay ang patungkol sa Seven Feasts of Yahuwah. Kung natatandaan ninyo, a few videos ago na banggit ko doon na ang fall feasts ay parang mga signs of things to come, things that are going to happen in the future. So, pinag-aralan ko siya habang ako ay nagpapagaling at sa wakas sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin nitong mga sinasabi nila. So, here we go. Merong anim na feast dates o kapistahan sa kalendaryo ni Enoch. Ito po ay ang 14 hanggang 21 araw ng unang buwan, ang 19 na araw ng unang buwan, ang 15 araw ng 3rd buwan, ang unang araw ng 7th buwan, ang 9 na araw ng 17 buwan, at ang 15 araw hanggang 22 araw ng 7th buwan. Before the deluge, ito po ang mga kapistahan. Ang unang kapistahan before the deluge ay ang Feast of Unleavened Bread. Ang susunod naman ay ang Feast of First Fruits. Susundan naman ito ng Shavuot or Pentecost. Pagkatapos po ay nasa fall feasts na tayo. Mag-uumpisa tayo sa Feast of Trumpets. Susundan ng Day of Atonement. At ang huli ay ang Feast of Tents. So, ito po yung listahan ng mga original feasts before the deluge. At makikita naman ninyo sa right side, itong box na ito, nakasulat yung feasts after the deluge. At makikita ninyo, ito po ay yung listahan ng mga biblical events na nangyari after the deluge. Umpisahan natin sa Passover nung kapanahunan ni Moises kung saan na pinakawalan o niliberate ng ating Panginoon si Yahuwah ang mga Hebrew sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt. Yan po yung panahon na ano yung Exodus. Sumunod naman ay yung resurrection or ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Messiah, si Yahushua. Yan po yung date na yon.
ang Pasko ng Pagkabuhay. At ang susunod naman po ay ang birth of the Messiah na nangyari noong 3:15. Yan po ang birthday talaga ng ating tagapagligtas. Ngayon, makikita ninyo sa listahan na to, meron pang tatlong petsa na hindi pa nalalagyan ng hindi pa nagkakaroon ng biblical events dito sa tatlong petsa na to. At ito ay ang 7:1, 7:9 at saka yung 7:15 to 21, yung Feast of Trumpets, Day of Atonement at Feast of Tents. That's why ang sabi nila, it's a sign of things to come, kasi yung mga dates na yan, we have to watch out for those dates, kasi yung mga dates na yon importante, dahil yung mga events na yon na mangyayari on those dates are biblical events. So, yun po ang napag-alaman ko sa ating history, sa ating biblical history. Meron pang tatlong biblical events na mangyayari until final judgment, the end times. So, I hope mga katropa naintindihan ninyo kung ano ang ibig kong sabihin tungkol sa mga fall feasts. So, kung susuriin natin itong listahan na to, no, makikita natin yung original na anim na kapistahan from the Feast of Unleavened Bread hanggang Feast of Tents ay naandito sa listahan na to. Then add yung Passover, that makes 7 feasts, di ba? Pero kung titingnan ninyo, merong dalawang feasts pa na hindi nasa-celebrate, which is yung resurrection at ang birth ng Messiah. Sa tingin ko mga katropa, yung resurrection at birth of the Messiah, yan po ay sineselebrate ng mga early Christians. Kung alam po ninyo, ang mga early Christians sa Rome noong araw ay sinusunod pa nila ang kalendaryo ni Enoch. Nung nakawin ni Emperor Constantine ang paniniwala ng mga Hebrews, pinalitan niya ang mga kapistahan at pinalitan ng kalendaryo. Kaya itong mga kapistahan na to, hindi nasa-celebrate. So, napakalalim pala talaga ng kahulugan ng Holy Scriptures kung babasahin ninyo. Kung lilimitahan ninyo ang pagbabasa sa Biblia lang na galing sa mga Katoliko at saka mga Kristiyano, kulang. Incomplete talaga, sa totoo lang. Pero meron akong pahabol sa inyo na information. Only a few days ago, nanonood ako ng TV. Meron akong napanood na video galing sa the God Culture. Ewan ko kung pinapanood ninyo yung channel na yon, no? Pero ako, paborito kong channel yun eh. ang latest video nila ay tungkol sa please like and subscribe. Isang angel, isang anghel na hindi pa natin naririnig ang pangalan. Ngayon ko lang narinig talaga itong pangalan na to ng isang anghel. Ang pangalan niya po ay Gadre-el. Gadre-el. Narinig niya na po yung pangalan na yun. Yung pangalan pong yun ay nakasulat sa Book of Enoch. At ito nga, napanood ko at hinanap ko siya dito sa libro, no? At ito po ang nakasulat. So, binabasa ko po itong Book of Enoch, no? At ayon sa
ano, sa The God Culture, chapter 69 verse 6. Pero naisip ko na basahin yung buong chapter. Chapter 69. At kahindik-hindik ang mga nakasulat dito. Ayon dito sa chapter na to, no, mayroong mga dito nakalista yung mga iba-ibang anghel, kung sino-sino sila, kung ano yung mga naging kasalanan nila and everything, ano. At nakarating nga po ako dito sa part na dinidefine dito ang mga chiefs of the angels. Merong yung mga angels, may mga chiefs, no? At yung mga chiefs, marami sila, no? At isa dito ay ito, kahindik-hindik, itong 6, verse 6. And the third was named Gadre-el. It is who showed the children of men all the blows of death. He taught them how to fight, how to do death blows, you know, parang kung fu. Okay? And he led astray Eve. Narinig niyo yung sinabi ko? And he led astray Eve and showed the weapons of death to the sons of men, the shield and the coat of mail, and the sword for battle, and all the weapons of death to the children of men. Yung po si Gadre-el, siya po ang nag-astray kay Eve. Siya ang nag-udyok kay Eva na kainin ang forbidden fruit. Di ba ngayon makikita mo na talaga kung ano ang importansya ng mga libro na inalis ng simbahan sa Biblia. Yung pala ang dahilan, kasi mayroong mga information doon na paano sasabihin yun? So accurate. It's just too accurate. Kaya masasabi mo na Torah nga talaga to. Holy. Okay, mga katropa. Mga katropa, ang dami pang mga hot topics na pwede nating pag-usapan na galing dito sa Holy Scriptures. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang tayo at maghahanap pa tayo ng mga magagandang mga topics para sa susunod na video. Okay, hanggang dito na lang. Thank you! Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!